So the president is right. Pinakamalaking balikatan exercise ang magaganap ngayong taon sa pagitan ng militar ng Pilipinas at Estados Unidos mula April 22 hanggang May 10. Ayon sa executive agent ng 2024 balikatan exercises na si Colonel Michael Lohico, sa kauna-unahang pagkakataon din, makikibahagi sa mga pagsanay ang Philippine Coast Guard, U.S. Coast Guard at ang French Navy. Bukod sa 16,000 tauhan ng militar, mayroon ding mga kinatawan ng 14 pang bansa upang maging mga observer sa joint drills. Ide-deploy din sa pagsanay ang Mid-Range Capability o MRC Missile System ng Estados Unidos sa kauna-unahang pagkakataon. May kakayahan itong tamaan ng target sa layong mahigit 1,000 kilometro. Good day, ladies and gentlemen. Rosa here of Splat Communications. Our video for today is about the 2024 Philippines and United States Balikatan Exercises. In order for our dear subscribers and followers to understand how important this milestone is, Wina shall explain. But before we start, may we make a request to please subscribe and follow, hit the notification bell, make it a habit to note your comments and share our videos. It would also help us a lot if you'll become channel members as well. Being channel members would provide you access to perks and other fabulous benefits and surprises. Thank you. Okay, Wina, you may start anytime you are ready. Thank you, Partner Rosa. Ang Balikatan Exercises ay ang pinakaprominenteng taunang military exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ang terminong balikatan ay isang salitang Tagalog na nangangahulugang shoulder to shoulder. Ang mga exercises na ito ay naging pundasyon ng relasyon ng militar ng Pilipinas at Estados Unidos mula noong isara ang mga base militar ng US sa Pilipinas. Ang unang balikatan exercise ay isinagawa noong 1991. Ang mga exercises ay nakatuon sa humanitarian assistance, disaster relief operations, at conventional warfare. Sa mga nakaraang taon, ito ay naging isang multilateral event dahil sa pakikilahok ng Australian Defense Force. Layunin ng mga exercises na ito na mapabuti ang military cooperation at readiness sa pagitan ng dalawang militar. Ang Balikatan Exercises 2024 ay itinuturing na makabuluhan at isang milestone dahil sa mga sumusunod na kadahilanan. Ito ay nagmamarka ng 39 na pag-ulit ng taunang bilateral exercise. Mahigit sa 16,000 sundalo mula sa Armed Forces of the Philippines, AFP, at militar ng Estados Unidos, US, ang magkakasama para sa pinakamalaki taunang joint training exercise sa pagitan ng dalawang treaty allies mula April 2022 hanggang May 10, 2024. Ang layunin ng balikatan ngayong taon ay mapalakas ang kolaborasyon at kahandaan sa iba't ibang mahalagang lugar tulad ng external defense operations, cyber defense, counter-terrorism, humanitarian assistance at disaster response, at interagency capacity building. Kasama rin sa mga exercises ang isang joint sail sa West Philippine Sea kasama ang French Navy, ang mga Coast Guards ng Pilipinas at Amerika. Ang mga exercises ay binubuo ng tatlong pangunahing komponente, Command and Control Exercise, Field Training Exercise, at Humanitarian Civic Assistance. Ang pangunahing kaganapan ay ang Maritime Strike, na naglalayong pagsamahin ang Joint at Combined Fires, Combined Joint Dynamic Targeting, at Multi-Domain Effects sa pamamagitan ng paglubog sa barko ng kalaban. Ang Balikatan 2024 ay magtatampok ng mga proyektong HCN na naglalayong makinabang ang mga lokal na komunidad. Ang mga kadahilan ng ito ang nagpapahalaga sa 2024 Balikatan Exercises bilang isang makasaysayang milestone sa kasaysayan ng relasyon ng militar ng Pilipinas at Estados Unidos. Hindi lang iyan, 14 pang mga bansa ang sasama bilang observers at tagamasid sa naturang exercises. Ito ang listahan ng mga kasamang bansa: Japan, South Korea, Canada, India, United Kingdom, France, Thailand, Singapore, Vietnam, Indonesia, Brunei, Malaysia, Germany at New Zealand. Ang kanilang partisipasyon bilang mga tagamasid ay nagpapakita ng malawak na kooperasyon at suporta mula sa iba't ibang bansa, sa rehiyon at sa buong mundo. Splat Reaction Commentary.
Ang balikatan exercises ng 2024 ay hindi lamang isang pagpapakita ng samahan ng Pilipinas at US. Ngunit ito rin ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng lahat ng mga bansang lumahok sa pagsasanay. Ang bawat bansa na lumahok ay nagdala ng kanilang natatanging kasanayan at kaalaman na nagbigay ng mas malawak na perspektibo at nagpatibay sa kabuuan ng pagsasanay. Ang mga bansang ito, kasama ang Pilipinas at US, ay nagtulungan upang matuto mula sa isa't isa na nagpapalakas ng kanilang kakayahang pangmilitar at nagpapabuti sa kanilang kakayahang magtanggol sa kanilang mga bansa. Ang kanilang partisipasyon ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa regional security at sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa Indo-Pacific region. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi maikakaila ang malaking papel na ginagampanan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang mahusay na pamumuno, siya ang naging tulay sa pagitan ng Pilipinas at iba pang mga bansa. Sa kanyang pagsisikap na palakasin ang bilateral at multilateral na kooperasyon, siya ang nagbigay daan para sa mas malalim na pagkakaibigan at samahan ng ating bansa sa iba pang mga bansa. Ang kanyang kampanya para sa isang rules-based international order sa Indo-Pacific region ay nagbigay ng malinaw na direksyon para sa ating bansa at sa iba pang mga bansa na lumahok sa balikatan exercises. Ito ay nagbigay ng isang malinaw na framework kung saan ang lahat ng mga bansa ay maaaring magtrabaho ng sama-sama para sa kapakanan ng lahat. Sa kabuuan, ang balikatan exercises ay isang mahalagang hakbang para sa ating bansa at sa iba pang mga bansang lumahok. Ito ay nagpapakita ng ating determinasyon na protektahan ang ating sarili at magpatuloy na lumago bilang isang bansa. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano po ang masasabi niyo rito? Maari pong pakitala ang inyong saloobin sa ating comment section. Sana po ay i-share din po ninyo ang video na ito para po ating mapalaganap ang tunay at accurate na impormasyon upang tayo ay makatulong sa paglaban sa mga naglipa ng peking balita na may iba't ibang agenda sa paghahasik nila ng kasinungalingan. Inihiling din po namin na sana ay inyong tangkilikin ang ating channel membership. Dito ay magkakaroon kayo ng access sa ibang mga videos, pagkakataon na magkaroon ng one-on-one meeting o consultation, mga diskwento, regalo at marami pang iba. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng Splat Communications, thank you dear subscribers and followers. Till next time, stay safe. Wina out. Bye!